Hindi bawaba sa 70 tremors o pagyanig na itala sa Bulkang Taal sa loob ng 24 oras. Live mula sa Tagaytay, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, magandang umaga. Patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan ng Tagaytay matapos yung forced evacuation dito sa kalapit na Taal Volcano Island dahil sa aktibidad ng bulkan. Pero sa mga oras na ito, ay wala pa ring restriction para sa mga taga-Tagaytay maging sa mga turista na pupunta rito. Sa huling tala ng FIVOC sa Taal Volcano Network, although the past 24 hours, merong additional na 69 volcanic tremors na karagdagan doon sa nauna nilang tala na 98 tremor episodes noong nakaraang araw. At 5 hanggang 12 minuto yung itinatagal ng mga pagyanig na ito on average. Sa magdamag naman, may naitala rin na kalapit na lindol dito sa Calatagan, Batangas. Magnitude 2.1, 2:57 AM naman ito nangyari. Nananatili pa rin ang alert level 1 sa bulkan. Nangangahulugang abnormal pa rin ang aktibidad nito. Patuloy ang pagbabantay dahil may weak emission ng puting steam-laden plumes sa main crater. Sa ilalim ng alert level 1, posibleng mangyari ang mga biglaang steam-driven o phreatic explosions, volcanic earthquakes, minor ashfall at lethal accumulation o expulsion ng volcanic gas. Iba yung pag-iingat pa rin ang rekomendasyon ng FIVOC. Igan, sa mga oras na ito, ipapakita natin itong Taal Volcano. Ito yung sitwasyon sa mga oras na ito. Mas malamig kasi yung panahon ngayong umaga kaya meron ding hamog sa paligid nito. Mas maaliwalas yung crater, walang makapal na emission pero hindi ito dapat i-take as a sign na maging kampante dahil yun nga, meron na itatala mga volcanic tremors ang FIVOC dito sa bulkan. No? As far as mga turista naman, nananatili pa rin, although walang volcano-related na advisory, meron pa rin mahigpit na pagpapatupad ng IATF Health and Security Protocols para sa mga pupunta rito sa Tagaytay. Ito ang latest mula rito, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino.